and sister. Ito naman po sister Rita. At tayo po ay mag-share ng some words sa umagang ito na ating nabasa at nabunita sa ating buhay. Pero bago ang lahat, tayo po muna manalangin. Thank you Lord sa blessings, Panginoon, na kami po ay nagising muli, Panginoon, at kami po ay narito, Lord. Hallelujah, upang maghayag ng mga salita, Lord. Yes, O God. Mga Panginoon, ikaw makita, Panginoon, sa aking paghahayag, Lord, at hindi ako, Panginoon. Salamat, Lord. Gabayan mo ang lahat, Panginoon, aking mga friends, Panginoon, nasa Facebook, kamag-anak, lahat po, Panginoon, kahit malayo, Lord. Yes, O God, binabalik ko, Lord, na may papurang lahat ito, Lord, in Jesus' name, Amen. Ayan, mga kapatid, mababasa natin dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Praise God. Ayan mga kapatid, nasabi dito na ang ating pagsasanay sa ating katawan, physical body, ay may pakinabang na kaunti lamang mga kapatid. Ayan, kagaya ng pagtatrabaho natin, yan po yung mga physical body, may kaunting pakinabang dito sa mundo. Yan ang sinasabi dito sa verse na ito. At ang pinakamalaking pakinabang ay ang ating kabanalan, no? Mamuhay tayo na may kabanalan mga kapatid. Ito yung diba, bilang Kristiyano, inalis na natin yung mga kasalanan natin dati, hindi na natin uulitin yun. Yan yung paglakad natin sa kabanalan, pamumuhay natin sa kabanalan. Yan yung, ito yung wisdom ni Lord na binigay sa akin. Ito yung paglakad sa kabanalan, pamumuhay na sa kabanalan. Dahil gusto ng Diyos na tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban mga kapatid. So, kapag tayo po ay manatili doon sa mga dati nating ginagawa na tayo hindi pa Kristiyano, yan po ay hindi sangayon sa kalooban ng Diyos mga kapatid. Kaya ito po ang lagi niya sinasabi, malaki ang pakinabang nito kung tayo po ay namuhay ng may kabanalan. Hindi lang dito sa lupa, maging doon sa langit, sa buhay na darating, sinasabi niya dito, sa buhay na darating ay may pakinabang din ang ating pagsisikap na mamuhay na may kabanalan mga kapatid. Kaya napakaganda na tayo po ay aware sa mga bagay na ito mga kapatid. Kapag tayo po ay nananalig, nanampalataya na sa ating Panginoong Diyos, dapat ang mga tagubilin niya ay atin pong susundin mga kapatid. Napakalinaw. Kaya po tayo inanyayahan ng ating mga pastor na magbasa ng Bible at mag-meditate po tayo mga kapatid. Dahil ito po, ang Bible po ay nangungusap sa atin. Ito po yung ating gabay kung tayo kinakausap ng Diyos. Kagaya nito, tayo po ay kinakausap ng Diyos na tayo po ay mamuhay na may kabanalan mga kapatid. Sana mga kapatid, hindi pa natin maramdaman ngayon. Ngunit sa patuloy nating pakikinig, pagbabasa ng Biblia, i-reveal yan ni Lord at hingin din natin sa Panginoon na tayo po ay bigyan niya ng wisdom mga kapatid. Hindi lang yung basa lang po tayo, ganyan. Manalangin po tayo muna kapatid. Bago tayo magbasa ng Biblia, manalangin po tayo. Yan po yung source ng wisdom, ang panalangin mga kapatid. Upang ang Diyos ay bibigyan tayo ng revelation sa mga bagay na nais niyang mangyari sa ating buhay. Hindi yung nais mangyari natin sa ating buhay. Siya po yung mag-reveal. Kapag po tayo tumanggap na kay Kristo, ang Diyos na po ang mag-reveal niyan kung ano ang dapat mong gawin. Ito anak, gawin mo ito anak. Ito anak, huwag mong gawin ito anak. Yan po yung Holy Spirit na gagabay sa atin. So mga kapatid, nawa maunawaan natin ang mga verse na ito at bago tayo magtapos, tayo muna yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na kami po ay binigyan mo ng wisdom, Lord, upang maghayag, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, ng buhay na salita. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ang lahat na makarinig dito, Lord, ay i-bless mo, Panginoon, hindi lang ang kanilang pamilya, ngunit ang kanilang mga kaibigan, Lord, mga kapitbahay, lahat ng Panginoon, at ang aming bansang Pilipinas, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pinabalik ko, Lord, na may pinakamaingat at pasalamat na pinakamataas na walang kapantay, Lord. In Jesus' name, Amen. God bless, mga kapatid.